Ang ganda, di ba? Nandito lang naman tayo sa Monte Alto, Camayan ng Polomolok, South Cotabato. Tara! Hello guys! Bigla nga palang umambon sa kasagsagan ng biyahe namin. Kaya napag-isipan namin ni partner na bumaba muna at magpasilong dahil nga may dala kaming bigas para kay mama. Saktong nagutom kami parehas kasi nga wala pa kami pananghalian. Kaya pumasok at umorder na kami dito sa Monte Alto, Camayan. Nung una, nagtataka ako, saan ba yung dining area nila? Kaya pagkatapos naming umorder, sumunod na ako kay partner. Akalain mo yun may mahiwagang lagusan pala sila dun? Akala ko tuloy nakapasok ako sa ibang dimension. Pagkapasok mo palang, bubungad sa iyo tong napakagandang jar. Habang naglalakad ako, manghang-mangha ako sa kakaibang konsepto ng resto nila. Saktong makulimlim yung panahon, kaya magandang tingnan yung mga pailaw nila. Ang sarap lumampa dito guys. Ang daming kubo dito guys, kaya pipili ka na lang kung saan mo gustong pumwesto. Kitang-kita nyo naman guys kung gaano kaganda yung resto nila. Malinis, maayos, kaya hindi nakakapagtaka na dinadayo itong lugar na to. Habang naghahanap kami ng kubo na pwede namin pagpepestuhan, biglang nawala si partner. San kaya yun? Ay, kaya pala nawala. Manakita palang duyan. Aba, tuwang-tuwa pa. At ito na nga yung napili naming kubo guys. Ayan, number 13 nga pala kami. Sakto, birthday ni Brati yan ah. At pumwesto na nga kami at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pero huwag kang mag-aalala kasi meron silang payong na pangmalakasan. O diba? Ayos na ayos yung servisyo nila. At kahit umuulan guys, ayan, andyan si Rice man o. Tuloy pa rin sa pagbigay ng Anli Rice. Hi! Ang ganda talaga dito guys, promise. Tapos tingnan nyo naman yung walls nila o. Ang daming mural paintings na pinapakita yung mga magagandang tanawin ng Pilipinas. Ayan, tingnan nyo guys, kahit umuulan talaga o, tuloy-tuloy pa rin yung servisyo nila. Kita nyo ba yung dulong yon? Yun yung kitchen nila kung saan nanggagaling yung mga pagkain. Tapos, isa-serve na mga server nila. O diba? Kaya saludong-saludo talaga ako sa mga nasa food and beverage industry. Lalo na dun sa mga dedicated talaga sa mga trabaho nila. At lalong lumakas nga pala yung ulan guys. Napaka-timing naman talaga tong gala namin. Medyo napatulala tayo dun guys. Ang sarap naman kasi talaga pakinggan yung tunog ng ulan. Kahit sobrang lakas ng ulan guys, tuloy pa rin sa pagsaserve si ate at kuya. At muntikan pang madula si ate. Ate, dandaan lang po. Kaya naiintindihan ko na kung bakit ganyan kalaki yung payong nila. May purpose naman pala. Ayan, hinatid na nga yung mga utensils namin. Tatlong baso, tatlong kutsara at tinidor, tatlong bowl, at isang pitsel ng tubig. Salamat sa paghatid atin na naka-white. Pero magtataka kami, bakit tatlo-tatlo yung binigyan ng utensils sa amin? Tatlong baso, tatlong bowl, tatlong kutsara at tinidor. Dadalawa lang naman kami. Baka siguro dahil tatlo yung rice namin. Hindi nila alam, tigwat inihap pala kami doon. Medyo nagkakagulo na yung mga alaga namin sa tiyan kasi nga wala pa kami pananghalian. Kaya ito, sayo-sayo na lang yung paan namin habang naghihintay. At ayan na nga guys, dumating na yung food natin. 3 cup of rice, buttered shrimp, at sinigang na malasugi. Saktong-sakto sa malamig at maulan na panahon. Tara, kainan na guys. Napapaisip kami ni partner dyan guys kung sakto ba sa amin yung tatlong rice o kukulangin ba. Alibali na, malalaman din naman yan mamaya. Kaya dali-dali lang ni partner kunin yung kanin at ilagay sa mga plato namin. Gutom na daw siya guys kaya nauna na siyang maghain.
Kaya ayan, kinuha niya na yung soup bowl para malagyan na ng sinigang na malasugi. Habang nilalagyan niya ng sabaw yung soup bowl, binibilang niya yung laman ng malasugi. Nagkas talaga na maalaga si partner, kaya swerte-swerte ako dyan eh. Sana all! Di pa rin ang tapos-tapos si partner sa pagsandok ng sinigang na malasugi. E papano, ayaw kumain ng gulay. Gusto niya yung talong lang at saka yung laman ng malasugi. Ayan, punong-puno na yung soup bowl ko. Tara, kain tayo guys. Ayun, natapos na nga kami sa pagkain guys. Tingnan nyo naman, wala nang naiwan. Puro balat na lang. Actually, nagpadagdag pa kami ng 2 rice, kaya 5 rice na ubos namin. Super busog guys. Bago nga pala kami umalis guys, dumaan nga pala kami ng CR nila. Kasi nga medyo mahaba-haba pa yung biyahe natin guys. At tingnan nyo naman guys, sobrang linis. At pagpasok mo pa lang, magbubungad sa'yo ang mga iba't ibang klase ng mga bulaklak sa Pilipinas. And wait, there's more. Meron din CR para sa ating mga kaibigan na LGBT. Hello mga kalahi! At sino hindi matutuwa kung pagbukas mo na pinto ay may bubungad sa'yo na hello beautiful! At meron din pala silang pasalubong corner guys sa mga gustong bumili ng pasalubong bago umuwi. Ito nga pala yung grilling area nila guys. And guys, simple-simple lang talaga yung store nila sa labas. Talagang pagbago ka, magugulat ka na lang talaga pagpasok mo sa loob. Kala mo nasa ibang dimension ka na. Along the highway lang siya guys, pag galing kang Marble o Coronadal, nasa right side nyo lang. Barangay Pagalungan, Polomolok South, Cotabato. Yan nga pala yung address guys. Sa mga gustong pumunta dito, feel free to visit para ma-experience nyo din. Sobrang nag-enjoy kami guys. Nagpapasalamat nga pala kami sa ulan guys. Nang di tayo sa ulan, hindi kami mapapadpad dito. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe na sa aming YouTube channel. At mag-follow na din sa aming Facebook page na Team Elvea. See you in our next food trip guys. Bye!